Marami namang tao na nakamask, bakunado, yung iba na sa bahay lang nga. Pumapasok yung nagdadagdag araw-araw, puro bahay na ang tinatamaan. May iba o marami yan sila na bakunado, hindi naglalabas ng bahay, tinatamaan pa rin ng ano. Is that an airborne itong ano? Kasi marami nang nakamask na yung mga tao eh. Tapos tinamaan pa rin. Yung mga tinatamaan, Mr. President, either mali yung kanilang pagsuot ng mask, naka ganun, o nakalabas yung ilong, ganun. Useless yan eh. That is what we call token compliance. But it is the wrong way of doing things. It is the wrong way of complying with our minimum public health standards. Halimbawa, yung pag-iiwas, Mr. President, imbis na isang metro, eh nag-uusap, nagkakakalapit. Eh alam niyo, itong nagdaan na Kapaskuhan at saka bagong taon, Mr. President, di ba, ang mga tao, nag-celebrate sila ng Christmas. Nag-imbita ng mga tao, syempre, kakain ka, tatanggalin mo yung mask mo, kakain ka, tapos mag-uusap kayo. E tandaan natin, Mr. President, ang finding sa Omicron variant, ano, dito sa upper respiratory siya, namumuo, marami po yan sa ilong, sa lalamunan. Hindi po siya namumuo doon sa mababang bahagi ng atin na lungs o baga. No? So madali siyang lumabas. Individuals with Omicron variant can easily transmit because andito po, pagka nagsalita, konting salita, konting ubo, konting singa, na ililipat ka agad, Mr. President. Saan na ba yung mask ko? Bullshit, itong Omicron. So, yan po, Mr. President, katangian ng Omicron. Pero may higil lang, Mr. President, mabilis siya, pero mukhang mild, no? Magsuot lang ako nito. Yes, sir. Pag ako magsalita. Pero kung makinig ako, ito, pagsalita ko lang tanggalin ko talaga kasi it's queer, but parang hindi ako makakaano ng boses ko pag nakamask ako.